Dalawang mahalagang sangkap ng kabanalan ang ipinapakita sa atin sa mabuting balita. Una ay ang totoong pakikipagkaibigan. Sobrang dami ng mga taong dumaragsa at lumalapit kay Jesus. Siyempre, ito ay mga personal na mga pangangailangan, either na may sakit, may problema, inaalihan ng demonyo dahil naging tanyag si Jesus sa kanyang mga pagpapagaling. Kaya, kumbaga, ang hangarin ng mga taong dumudumog kay Jesus ay masyadong makasarili. At dahil nababasa ng Panginoon ang ganitong uri ng saloobin ng tao na parang sila ay ang hinahabo lamang ay yung physical na milagro na pwedeng gawin ni Jesus tulad ng pagpapagaling, kaya siya'y sumakay sa isang bangka. Dahil para kay Jesus, ang mahalaga ay hanapin siya hindi dahil sa magagawa niya, kundi dahil sa sinasabi at mensahe niya. Mas importante sa Panginoon ang conversion o kabanalan ng mga tao. Kaya yung paglunsad ng isang bangka para huwag siyang dumugin ay paraan ni Jesus upang ang tao ay makinig sa kanya. Dahil mas mahalaga ang pakikinig, dahil sa pakikinig umuusbong at tumutubo ang pananampalataya. Ano naman ang saysay ng pisikal na milagro? Napagaling ka nga pero naman ang iyong kaluluwa ay hindi gumaling. Dahil pisikal lamang ang natanggap mo na biyaya mula sa Diyos. Kaya ang totoong kabanalan at totoong pakikipagkaibigan ay hinahanap natin ng isang tao hindi dahil sa magagawa natin o magagawa niya sa atin, kundi dahil sa gusto natin siyang makasama, gusto natin siyang paglingkuran o maging kaibigan, kumbagay kamanglalakbay na wala kang mga motibo na pang pansarili sa iyong paglapit sa kanya. Ganyan din naman talaga tayo kasing mga tao, kung sino yung meron siyang nilalapitan dahil meron tayong mahihita sa kanila. Lalong-lalo na mga tao mahihirap lumalapit sa mga politiko dahil meron silang makukuhang benepisyo o tulong. Kaya kuminsan naman sinasamantala ito ng mga taong may kakayahan upang paikutin sa kanilang palad ang mga taong walang kakayahan. Ikalawang sangkap ng kabanalan ay pagkatapos na pagalingin ni Jesus yung mga tao at sabihin, ikaw nga ang tunay na anak ng Diyos, pinagsabihan niya ang mga taong ito na huwag sasabihin kahit kanino ang kanilang mga nasasaksihang himala. Ito ay ang talagang tahasan na pagtanggi ni Jesus sa kabantugan. Ibig sabihin, gusto niya ay tahimik, walang masyadong papansin sa kanyang mga ginagawa. Dahil una, hindi pa naman talaga panahon para malaman ng tao ang babatahin niyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. Kumbagay, may takdang panahon upang mabunyag ang ganitong uri ng mga misteryo sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Pero yung pagtanggi sa kabantugan o katanyagan ay isang katangian din ng isang taong banal. Hindi niya ipinagmamakaingay o ipinagyayabang ang anumang kanyang mga achievement at ginagawang mabuti at pagtulong sa kapwa tulad ng mga ginagawa ni Jesus na mga himala. Kung kaya, napakahalaga nito na gumagawa tayo ng mabuti hindi para tayo makilala o kaya ma-recognize ang ating mga achievements, kung hindi dahil sa ito'y ginagawa natin out of love at pagtugon sa pananampalataya. Kaya very consistent ang Panginoon. Kinakailangan munang umulad ng tao sa pananampalataya upang sa pagunlad na ito, kaalinsabay ay ang katangian na
hindi hanapin ang sarili at ang mga personal na benepisyo o katanyagan sa kanyang ginagawa bunga ng kanyang pananampalataya. Kung kaya ito ang ipinaparating sa ating mensahe ngayon ng mabuting balitang ito. Patuloy tayo mga kapatid na manalangin para sa biyayang ito dahil napakalaking tukso palagi na tayo lumapit sa kapwa dahil mayroon tayong personal na mga motibo at kailangan sa kanila. At ikalawa nga, huwag sanang ipagmakaingay kung nakagawa man tayo ng mabuti para sa ating kapwa. Kung minsan ay tahasan nating sinasabi kung ano ang ating ginawa, ipinagmamakaingay pa natin na kung hindi sa akin, yung taong yan wala na. Dahil tinulungan ko siya nung panahong siya'y dapang-dapa. Hindi na dapat yung sabihin. Dahil ang ginawa ng iyong kaliwang kamay ay hindi pa dapat malaman ng iyong kanang kamay. Ito ang mga trademark ng totoong taong mabuti at banal.